CSTC's philosophy is anchored on the fundamental principle of the institution's founder, President and CEO, Dr. Nelson D. Mendoza. To wit, believing in anything is the first step in making things possible. CSTC envisions to become a top transformational learning community and center of excellence for academic proficiency, intellectual learning, technical competency, and professional expertise. CSTC is committed to its fourfold mission: knowledge enrichment, skills development, character enhancement, and employment assistance. Sa loob ng mahigit 30 taon, patuloy na pinagliliyab ang CSTC ng adhikain nito na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon at di matatawarang serbisyo sa bawat mag-aaral. Sa kabila ng hamong dulot ng pandemya, buong sigasig ang institusyon na umaksyon upang patuloy na maipaabot ang pitong ilaw na sumisimbolo sa adhikain, mithiin, at hangarin ng CSTC. Mga ilaw na taglay ng bawat CSTician at simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Ang ilaw ng kahusayan, ang ilaw ng karunungan, ang ilaw ng mabuting pagkatao, ang ilaw ng paglilingkod, ang ilaw ng pag-asa, ang ilaw ng pagpapakumbaba, at ang ilaw ng pasasalamat. Ating saksihan ang manifestasyon ng mga simbolikong ilaw na ito sa pagtunghay sa kwento ng ilan sa mga dakila nating mag-aaral. Na bago ng pandemya ang aking personal na buhay dahil binigyan ako nito ng pagkakataon at lakas ng loob upang harapin ang aking mga konsulo at ang pagtitiwala sa aking sarili para malagpasin natin. Hindi maikakailang na bago ng pandemya ang ating personal na buhay. Dito na lang po ako sa loob ng bahay at tinutulungan ko po ang aking magulang sa aming multi-tisahan. Tumutulong po ako sa aming sa gawaing bahay. Actually, marami pong nabago sa buhay ko since dumating yung pandemic. Una po is sa pamilya namin. Kasi po yung nanay ko lang po yung nagpapaaral sa aming lahat. Parang naging motivation ko po yun para ay kailangan kong mag-aral ng mabuti. I-push ko yung pag-aaral ko kahit ganun kahirap. Kasi po, di ba, ang hirap naman po talaga since pandemic. Yung kung paano yung way ng pag-aaral ngayon is hindi talaga ganun kadali para sa lahat ng estudyante at also din sa teacher. Parang yun, push lang, aral ka lang ng aral para sa pangarap mo. Napert mo ng aking pamilya. Halimbawa na lang po yung mga destinasyon sa pang-araw-araw niya at pangangailangan ko. Pagka walang yung trabaho ng aking pamilya. Parang na-apektuhan po dahil po na walang po nang kita sila mami at daddy dahil po tandang po kami kumukuha minsan ng pagkain. Ano, tinulungan ko po sila mag-post po ng iba po namin paninda sa social media. Mas nakatulong ako dito sa mga gawaing bahay. Tulad po nung ako pong namibili ng paninda sa tindahan. Gawa ng si mother po ay alaga yung anak ni kuya. Ay, ngayon po ay wala naman gawa nung nasa Mindanao. Sa bagong sistema ng edukasyon, pagkatutoy naging isang malaking hamon. Nahihirapan po ako sa pag-module po. Minsan po kasi may mga tanong na parang nahihirapan po ako sagutin. Lalong-lalo na po pagka mag-exam po kami. Minsan wala po akong magamit na cellphone kasi nanghihirap lang po ako. Hindi po ako matend ng online kasi wala po akong magamit na pang-online class po. Ang hirap po kasi kapag may online class po, gustuhin ko man po na tumulong dito sa bahay kasi
buong pangalan ako. Parang nagiging, ano po siya, ang hirap kong kumalaw kasi online class, tas kailangan kong magsain, kailangan kong magdayag bilang panganay ka, yung mga gawain sa bahay, kailangan kong nakahinila. Nakakamiss din po yung pumasok sa school, tapos nakikita mo yung mga klase mo, nakakasalam mo sila, yung mga guro mo, tinuturuan ka nila ng face-to-face. Hindi po yung nasa digital ka lang na nakaharap ka lang sa cellphone, nagsusulat ka lang ng ano, tapos ipapasa mo lang din yung answer sheet mo sa kanila. Ayun, sariling pagkaguro na kung saan mas pinalawak ang aking isipan at inungo para maunawaan na ito. Ngayon pa man, marami pa rin silang babauning karanasan mula sa kanilang sintang pa. Nagkaroon po ng work immersion kasi po na nagkaroon po ng pagkakataon na pumunta sa school tapos magkasalamuan ng mga kaklase ko. Yun po, nagkaroon ng mga pagkakaibigan. Sobrang saya ko po kasi kapag gumagawa ako ng mga ganun. Parang, ito yung pangarap ko, nagagawa ko na siya, yes, ganun po. Tapos po ay yung kapag tumutulong po ako sa mga kaklase ko kasi po kahit ako yung pinakang bata sa section namin, tinatawag po nila akong ate kasi parang ako po yung hinihingian nila ng tulong sa class kapag hindi talaga nila naiintindihan. Kahit po anong strand, parang open sila sa akin na, ate pa, tulong naman po, paano po ba yung ganun. Iba't iba man ang kanilang pinagdaanan, lahat sila ay maraming natutunan. We're on the same race but in different boat. Ano sir? Na ipasok dun sa sistema ng pag-aaral gawa ng sir, ano? Yung iba, nadadalian dun sa sistema ng ganito, yung sa bahay lang, yung iba nahihirapan. Yung iba may access sa gadget, yung iba wala. Hindi mo ina-expect yung kalalabasan pero sigurado po sa bandang huli may matututunan ka. Willing talaga sir silang matuto, hindi magiging hadlang ang pandemya para marating nila yung gusto nyo sa kanila. Niniwala po ako na kapag kaya mo, gawin mo. Gawin mo dahil kaya mo. Pag galaw may limitado, bawat isa'y mas naging porsigido. Hindi po naging hadlang sa akin yung pandemya. Since high school po kasi ako, mahilig po akong sumali sa mga community. Sa church, sa school po. Nung narinig po na magkakaroon ng inter-up sa school, parang yes, hindi naging hadlang yung pandemic para maano yung pag-serve ko sa lahat ng bagay. Kasi parang yun po talaga yung will sa akin ni God na mag-serve. Tapos yun po, parang tinuloy-tuloy ko lang po yung pag-serve ko kada meron pong patawag sa inter-up. Yun po. Tsaka yung mga teacher po sa CSTC, tinulungan po nila ako mas mabilis yung pagiging leader ko. Kaya sa kanilang paglisan sa paaralan, mga aral ng pandemya ay kanilang gagawing sandalan. Sinasabi ko po sa sarili ko na ay kaya ko to. Kakayanin ko to kasi mahalaga po yun yung pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Kung may natutunan man ako sir, yun ay ang patuloy na sumuko at maniwala sa aking sariling kakayahan upang makatulong sa akin na malagpasan ko pa ang mga pagsubok na posibleng pang dumating sa akin. Huwag kang papadala kung ano yung problema na dumating sa iyo. Laban lang kayo mo yan. Hindi po ako pwedeng mag-stop kahit gaano kahirap yung pag-aaral. Kung kaya't, walang hanggang pasasalamat ang kanilang handog. Pinapasalamatan ko unang-una ang bumubuo ng CSTC. Dahil sa kanilang pinakitang kabutihan, kasipagan at determinado silang magturo ng maganda para sa mga estudyante. Pagpatuloy pa rin po nila ang pagbibigay ng bagong karunungan sa kanilang mga estudyante. Dahil po doon ay makapagbibigay po sila ng magandang kinabukasan sa mga estudyante na kanilang pinatanggap sa mga... Say thank you po. Dahil sa kanilang pinakita kasipagan at walang sawang pag-uwi sa mga estudyante para makapagpapalaman. Tapos puso po nagpapasalamat sa patuloy at sa walang sawang pag-suporta po at pagtulong po sa mga nag-aaral po. Patuloy lang po yung gantong sistema ng pagtuturo tapos yung pagbibigay ng tigalidad na edukasyon sa bawat estudyante yung nag-aaral sa CSTC. Sobrang nakabunod po sa CSTC kasi ang dami po talaga nilang naitulong sa akin. Ginawa po nila akong maging
matapang tsaka mapagtiyaga sa mga bagay-bagay. So, naalala ko pang advisor ko si Ma'am Rosal. Hindi niya po ako, tsaka si Sir Noliedon, ay wala po kasi ako sa mat. Ay hindi po ako tinigilan ni Sir Noliedon na turuan sa mat. Parang hanggang mag-video call po kami para ituro niya kung paano yan. Kaya sobrang thankful po ako kasi hindi ako naiwan pagdating sa mga bagay na kahinaan ko. Higit pa sa lahat, pasasalamat sa kanilang mahal sa buhay ang taus-puso nilang ibibigay. Kaya po sabi ko, kung hindi ako mag-aayos ng pag-aaral, paano yung nanay ko na pinipilit kami pag-aralin? Kami na nga lang po mag-aaral na nga lang po yung gagawin ko. Pero doon din naman po madali yung mag-aaral. Pero parang, ano po, sila nga yun, kung saan sila umahalong na pera para pag-aaral ko. Tapos kami mag-aaral lang naman. Mag-aral kami ng mabuti para sa kanila. Maraming salamat po sa lahat ng paghihirap na ginawa niyo para sa amin. Ano po, gagawin ko po lahat para masakulihan niyo. So keep on dreaming. Ako po na lagi nagmotivate sa akin na kaya mo yan, mag-aral ka. Hindi po nila ako sinanay na dapat ay umasa sa kung saan-saan. Baga po, kaya mo yan. Kaya mo yan sa sarili mo, matanda ka na. Ganun po nila ako ang motivate. Thank you po sa sinig. Thank you, Mama and Papa, sa ako sa CSP. Thank you po sa family ko at sa mga teachers sa CSP. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you, Sis Lise, and thank you sa mga teachers mong masisipag, lalo-lalo na sa aking mga magulang. Thank you, Sis Lise, sa mga teachers mong masisipag, at thank you, Mama and Papa. Thank you po sa mga family ko, and thank you, Sis Lise, and all teachers, and congrats po sa akin. Maraming salamat po sa Sis Lise, sa aming mga guro, at maraming salamat din sa aking magulang dahil ang pagtapos ako ng grade 12. Yun lang. Thank you so much, assistant teacher, especially to my parents. Magpapasalamat po ako sa school ng CCTV, tsaka sa mga teacher po, tsaka sa mga sa magulang ko po. Nagte-thank you po ako sa lahat po ng teacher, sa walang sawa po nila support sa amin. Kahit po kami yan, dirayin sa lupang sa lumong. Thank you po sa inyo lahat, thank you po sa amin. He will give it to you, if you believe God will do a miracle. You can conquer any obstacles, you can make it through it all, with all. Even it seems impossible, there's a miracle, there's a miracle. There's a